Happy good day mga kalagalag. Lali nung nakaraang Biyernes Santo ay sumubok tayo mangkati ng laboyo sa Mount Mayon. At di tayo sunerte kasi hindi pumasok yung labuyo doon sa mismong bitag natin. Ang tingin ko mga kalagalag ay sa sobrang kulay ng siya na ginawa natin ay dalawang isip yung manok pumasok doon. At ito nga yung ginawa natin ay medyo makulay siya. At sa ngayon mga kalagalag ay gumagawa ako ng bagong bitag o kung tawagin ay CI. Ito ang CI trap. At ang gamit kong materialis dito mga idol ay itong tansik number 180. Ito yung ginagawang base tulad dito. Ito yung CI panggawa para sa base. At ang panggawa ng silo 150 o kaya pwede rin 120. At shoutout kay Jonas Cipria na humihingi ng pabor kung paano makita ang paggawa ng CI o kaya sabi niya ay videohan para gusto niya rin gumawa at nang makapaghunting din siguro siya ng labuyo. At ito naman ay ang ring kung saan ay ginagamitan ko siya ng pamo para di makita yung pinagdugtungan ng tansi. At ito ang bali ang purpose nito ay ito yung kinakabitan ng kung tawagin dito sa amin ay pulo, pangtulos na kahoy. Bali ito mga kalagalag, nakita natin, ayan, nagdugtong yung dalawang CI at ito ang magiging, ang function niya ay connect, nakakonek siya sa dalawang CI para pag inilatag yan ay dyan sila nakakabit. At ito naman mga idol ang gagawin nating base. Mag-uumpisa tayo dito para sa tutorial. Bali, 5 piraso itong mga lodi. 5 piraso. 180 yung number niya. At ang haba nito ay 6 feet mga lodi. Tingnan natin dito sa yun mga idol, si Vulcan, ang ating manok na pangkate. Yan ang pinakauna nating nabitag doon sa Mount Mayon sa pamamagitan ng bitik. Good morning, Vulcan. Yan si Vulcan. So, ganito lang mga idol. Lagyan lang nating tulis. Ayan. Tulis na siya. Para dito ay mahirapan magsok-sok mamaya. At dapat kabilaan na. Lalagyan na natin ng tulis to. At ang ginagawa kong paraan mga lodi para maipit ko to ay by script. Bali para-paraan lang, wala tayong masyadong gamit. At ito, ipit natin dito sa by script para pag sumalapid tayo, di siya mahahatak. Yan. Sakto lang mga kalagalag nang di masyado maipit tong tansi natin. At simulan natin kung paano ang pagsalapid. Okay mga idol, umpisa natin kung paano ang pagsalapid o trentas. Ayan, 5. Mag-uumpisa tayo dito. Ayan. Mag-uumpisa tayo sa kanang kamay ko. Ayan. Sasampa lang natin sa ibabaw. Magiging 3 sila. Yung sa kaliwa ko naman, lalagay natin sa gitna. Ayan. Bali, alternate lang. 3 na naman sila. Yung sa kanan ko, lalagay na naman natin sa gitna. Bali, ang papagitnaan natin mga kalagalag ay ang 2. Ayan. Ngayon, 3 na naman sila dito. Yung kaliwa na naman to, lalagay naman natin sa gitna. Ayun. Ganon. Ganyan. Ganyan. Ayan, nasa lapid na siya mga lodi.
Ang pattern mga kalagalag ay pwede kayo magsimula sa kaliwa o sa kanan. Ayan. Ngayon tatlo to, naging tatlo na naman siya. Igitna natin tong nasa gilid, bandang kaliwa. At tatlo na naman. Ayan na naman, puro ibabaw lang mga idol. Ayan. Paibabawa nating dalawa. Paibabaw na naman yung kanan sa dalawa. Paibabaw na naman yung kaliwa sa dalawa. Ganun lang mga lodi. Ayan, tapos sigpitan natin. Ayan. Ganun lang mga kasimple mga lodi ang paggawa ng base ng CI. Ayan, dire-diretso. Ayan. Ayan, dahan-dahanin ulit natin. Ayan, lima. Kanan, patong sa dalawa. Kaliwa, patong sa dalawa. Kanan naman, patong sa dalawa. Ayan. Paulit-ulit lang to mga idol hanggang sa matapos tayo. Medyo may katagalan to kasi matigas tong 180. Sasakit balikat mo nito pag ayan, maglagihigpit ka. Pati daliri. Makakaramdam ka ng alay. Pero okay lang kung gusto mo gawin to, makakagawa ka. Ayan, mga lodi. Ulitin natin. Okay, kay Jonas Cipria Idol. Yung request mo, ito. Ayan. Kanan, patong sa dalawang tansi. Naging tatlo. Kaliwa, patong sa dalawa. Kanan, patong sa dalawa. Ayun. Dire-diretso na naman tayo. Ayan. Ulit-ulitin nyo na lang yung video mga lodi nang sa makuha nyo yung pattern. Okay mga idol, kailangan natin magtira nito ng mga 4 inches kahaba para makagawa tayo ng isling niya. Ibabalik natin to dyan para makagawa yun. Mag-aano lang tayo ng mga 4 inches, titira tayo. Okay, haba pa to. 3 to 4 inches siguro mga idol. Ayan. Okay. Depende kung anong gusto nyong haba yan, mga 4. At gagawa na tayo ng ganito mga lodi. Ito. Ayan. Ito. Yung kabitan ng ring. Yun ang gagawin natin. At yun isusunod natin. Wait lang. At ito mga idol. Ayan na. Medyo mahaba pa na konti dito. Ayan. Okay. Ayan. Tingnan nyo yung gitna. Ayan. Gitna, di ba? Nakapatong siya sa dalawa. Ayan, nakapatong siya sa dalawa. Ngayon, paggagawa tayo ng isling dito. Ayan. Ganun. Didikit lang natin muna dyan para ma-estimate natin yung laki. Yung butas. Ayun. Kukunin natin yung gitna para pag isinuksok natin dito, may ipitong apat. Ganyan. Nang di siya kumalas. Okay? At kakabit na natin to doon sa pangatlong base. Ito mga kalagalag. Ayan. Papasok na natin. Ayun. Pasok natin. Makapasok. Konting bali lang. Ayun, yung gitna. Gitna. Ayan. Medyo masinan lang ito mga idol. Ayan. Kaya dapat may tulis na to bago tayo magsalapid para pagtusok dito. Gigitna lang natin yung tusok. Yun.
Ayan, itusok na natin. Hila. Ayan, naipit na yung apat. Ayan, di na sila kakalas. Ayan. Meron na tayong isling mga ludi. Naikabit na natin. At ito mga idol naman, kung ano ang ginawa natin dito sa pagsalapid, ay ganun din ang pattern dito. Ayan. Naging tatlo sila dyan. Tatlo na sila. Yung kanan na naman parte, yan ang ipapasok natin dito sa butas. Dito. Patuloy lang tayo sa pagsasalapid. Ayan. Ito, tatlo. Yung kanan, lalagay natin dito. Papatungan naman natin. Ayan. Igpit. Igpitan natin. Ayan. Ayun. Ngayon mga kalagalag, dito na naman ay tatlo na naman, di ba? Ipapatong, ito yung dalawa. Lalagay naman natin dito itong, ayun, ganyan. Ayan. Ito ang mangyayari ng mga kalagalag. Ayan. Ito yung pagawa niyan. Nasa lapid na natin, oh. Makita nyo, pantay-pantay sila. Ito, hindi pa natin to natatapos. Puputulin pa natin to mamaya. So, ito muna papakita ko sa inyo. Ayun, nandito na tayo. Tatlo na naman yung bilang dito. Ito naman ang sunod. Ganun. Tutok mo ng konti. Makita. Ayan. Pag, dito na naman tayo, mga idol. Pasok na naman dyan. Pag may tulis yung dulo ng tansi, mabilis ipasok. Ito na naman mga idol. Hop, ito. Sunod yun na lang dyan sa ano. Hop, ayan. Ito na. Hop. Dito na naman siya. Ito naman mga ludi. Yan. Gagamit kayo mga idol ng guantes ng ganito para hindi madulas yung tansi. Ayan. Kailangan na nating putulin mga kalagalag nang malagyan natin ng stopper. Ayan, lagyan natin ng clearance. At susunugin natin ng lighter para magkaroon siya ng bilog. Okay, yan ang mga idol. Nalagyan na natin ng stopper. Malakas na yan. Hindi na yan kakalas. Ayan. At sunod na gagawin natin ang ring. Kung paano pagawa nito para mabuo na natin itong tatlo. Wala kulang tayo ng isang ring. Isa na lang mga idol. Ito hindi pa natin natatapos ito. Gawa muna tayo ng ring para sakto na naikabit na natin lahat. Okay mga idol. Ito kung paano ang pagawa ng ring, yung pandugtong sa
sa CI, CI trap natin, CI trap. Ito. Bali, hawakan nyo yung dulo. Ikot nyo ng isa. Dalawa. Yung magka, ano la, parehas. Yung parang piso lang kalaki. Ayan. Ngayon, nakadalawang ikot na tayo. Itong isa na to, papasok natin dito sa loob. Ganyan. Tapos, ito, dulo, papasok natin papunta ng kaliwa. Ayun. Kaliwa. Kaliwa. Ngayon naman, ito ipinasok natin to kanina, ibabalik natin. Balik. Balik natin. Ayan. Pabalik na. Papasok na naman. Ipapasok ulit natin to dito pa kanan. Op. Yun. Ngayon naman, papasok na naman natin dito. Ibabalik natin to dyan. Wait. Ito. Ibabalik natin to pala sa ilalim. Yun. Ilalim ha. At papasok naman natin to pakadiwa. Tatlong tusok lang mga idol. Ayan. Ngayon, nakikita nyo tong lolo na to. Ayan, do yung lolo, di ba? Ayan. Itatabi lang natin to. Ayan, oh. Ayan. Tatabi lang natin dyan. Papasok doon. Kanan. Yun, katabi na sila. Pasok natin ulit. Dito. Yun. Yun. Pasok naman natin dito ulit. Yan, bumuka. Ayan na. At papasok natin dito sa gitna. Ayan, sana masundan nyo mga idol. Gitna ulit. Kaliwa. Ayan, gitna ulit. Gitna. Ngayon mga kalagalag, pag natapos natin to ganito. Ayan. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano pagtali ng pamo. Ayan idol, nakagawa na tayo ng ring. Tapos puputulin natin dito sa dulo para ayan. Ngayon makikita natin yung dulo na kaganyan. Tatalian natin ang pamo. Para maging ganito siya. Ayan. Itatago natin kasi kung susunugin natin masyadong malaki tsaka minsan natatanggal siya dito. Maganda siguro. Ito lang ang para sa akin. Pamo na dinalagay ko. Para din ako magsunog. Okay mga idol, ito kung paano ang pagtali ng pamo. Yung tawag sa amin ito ay talo. Ayan. Nandito yung dulo niya. Nandito rin yung dulo niya. Ayan. Yun yung dulo. Ito yung pamo. Ganito lang. Ayan. Tapos, patong natin dito. Itong itatali nating mahaba. Itong mahaba ang itatali natin. Ayan. Ayan mga idol. Ayan. Tapos na tayo. Tapos na natin maitali. Ito. At ito yung kaninang pabilog. Ayan.
Ito mga idol, itong bilog na yan, ito, ang dulo nito, ito. Pakita ko sa inyo, masyado maba. Ayan mga ludi. Itong dulo na to, yung itinali natin, papasok natin dyan. Ayan. Ayan, nakapasok na. At ito, para mailak natin yan, hindi kumalas, hilain natin tong isa. Ayan. Op, ayun na. Lock na siya. At nung sobra, puto na lang tayo. Tira tayo ng konti para pang stopper. At ito, sunugan natin. Yun. Kabila. Yan mga idol. Meron na tayong ring. At sunod na gawin natin ay yung silo na kung paano ikabit natin dito sa base. Ito na mga idol kung paano ang paggawa ng silo. Yung ilalagay natin sa ibabaw ng CI or yung base niya. Ngayon mga idol, ayan. Gagawa tayo ng ganyan. Para makagawa tayo ng ganitong parang ring. Ayan na yung ring niya, oh. Para pag pinasok natin. Ganyan. Yun. Meron na tayong bilog. Para makagawa tayo nito, kailangan nating kaskasin to ng bubog. Ito yung bote. Basag na bote. Yan mga lodi. Dapat yung pagkayas nito, dire-diretso lang. Dapat hindi mahinto para wala siyang gatli sa gitna. At dito parte na to, paninipisin natin para makagawa tayo ng ring. Kasi kung di natin ito paninipisin na konti, mahirap ito itali. Yun. Iwasan natin sa likod. Ito mga kalagalag, 150. Kaya kahit bawasan natin dyan. Malakas pa to. Di basta to babali. Yan mga idol, tapos pipilipitin natin, pasok natin dyan, yun, at gagamit tayo ng ito, bilog, pwede naman di kwatrong pako para makagawa tayo ng ring. Yan mga idol, oh, nakagawa tayo ng ring at papasok natin to dyan. Ayan, meron na tayong silo. At itong dulo na yan dapat nating pasuin para magkaroon siya ng estapo.
tayo doon. May stopper na siya. Okay mga idol, ayan, nakabuo na tayo ng base at nakapaglagay na tayo ng isang silo. Makikita nyo mga idol, hanggang dito sa dulo, ito ang haba niya. Bali, ang sukat nito hanggang dito sa may ring. Ayan mga lodi, hanggang sa pinakadulo at hanggang doon din sa dulo. Umabot siya ng 52 inches. Yung 6 feet kanina mga kalagalag ay naging 52 inches na lang kasi bumuhol tayo ng yang sling, yung lagayan ng ring. At ito, susundan na natin to mga idol, itong bilog na to, yung silo. At ikakabit natin pasunod-sunod. At ang silo naman mga idol ay yung radius niya ay 5.5 inches at yung taas nito ay nasa ayan, 6 inches mga idol. Nasa 6 inches yung taas nyo. Ayun. Medyo pasmado na yung kamay natin. Nanginginig na. At pasunod-sunod na ito mga idol. Ipapattern na natin yung silo. At bago tayo magsimula, shoutout muna tayo sa mga nagpapashoutout. Okay mga idol. Shoutout muna tayo sa mga nagpapashoutout. Shoutout kay Ginalyn Hernaldo. At sa mga kasama niya sa trabaho na sina Saldi Nagales, Remark, Ninyo, Rudy at Buboy Barbas ng A-Plus Gasoline Station ng Barangay Santo Domingo, Nabwa, Camarines Sur. At kay Alexis Prack ng Bulusan, Sorsogon. At kay Ordinaryong Vlogger. At kay shoutout, RTG Hunter ng Bigan, Ilocos Sur. Okay mga kalagalag, tapusin na natin itong one set na to para makita natin kung paano makagawa ng CI trap. Yan mga idol, isusukat natin sa pinakauna itong pangalawa. Ayan, magkasukat na sila at dito natin ipopwesto. Ayan, merong magkatabi sila at may pagitan dito para kahit dito pumasok yung labuyo, shoot pa rin siya dyan. At ilalagay natin dito itong tansi sa gitna. Itatahi natin para tumayo siya. At kapag nailagay na natin mga idol, itatahi na natin dito sa ilalim pabalik. Yan. At balik ulit pa ilalim. Yan mga kalagalag, tahi lang yan, paakyat, pababa, ayan, pataas, pababa. Ayan mga lodi, meron na tayong dalawang silo at ang sukat niya ay yung pagitan natin sa bawat ano ng silo ay ayan, maglilimang pulgada. Ayan, 5 inches mga idol. Bali dito naman tayo susukat at maglalagay ng silo. Ayan mga kalagalag, yung stopper niya para hindi siya mahugot. Yan mga lodi, ang pasunod-sunod na silo na nakakabit dito sa base ng ating CI. At yan si Labuyo, mga idol. Shout out, Vulcan. Yan si Vulcan. So yan mga kalagalag, ang ating nabuong CI trap para sa Labuyo. Itong ring na to mga idol ay pwede tayo gumamit na pang tulos
O dito sa amin, palo, para mailatag ang CI. Pwede kayo gumamit dito ng kahoy o kaya kabilya. O kabilya na may tulis para mabilis lang ang pagtusok kung sakali matigas yung lupa. At ito mga kalaglag, simple lang ito iligpit. Kapag nabuo nyo na, pasok nyo lang sa ganito ring bilog. At yan, akit na. At yan mga idol, sana nagustuhan nyo ang ating content sa ngayon. Ang Shy, na panghuli sa manok na laboyo. At mga kalagalag, huwag nyo kalimutan subscribe. Kalagalag.